Hello beautiful soul, welcome back to my channel. At ito na naman ang ating Mechang Aimer from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimer. Maraming salamat guys sa mga nakakatabang puso ninyo mga comments, dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan, dahil yung energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, mukha ko lang inyong energy. At syempre, maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na ito, how to contact me. Now, maraming salamat po sa mga nagbigay ng donation. Thank you and God bless you. Palagi kayo palagi ko kayo ipagdadasal. Wow, sa ate yun. Yan, palagi kayong kasama. Syempre, lahat kayo, kasama kayo. At syempre, this is a general reading, ano Gemini, kunin mo lang sa'yo, itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito is a vice versa, no? Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family member, family, co-workers, o sa business mo. Maaring nangyari, nangyayari, o mangyayari para. Use your own intuition, lakasan, lawakan ang isip, at syempre, wala po ako sinasabing gender dito. Ipasok nyo ang sarili nyo sa ating sitwasyon. Let's begin. Gemini, ano ang mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng March 2024 when it comes to financial health, love, money, and career? Please show me. Gemini. Show me, show me, show me, show me. Ay, what happened? Iba dito may travel. Oh my God, there's a devil. Nako po, naloko na. May sitwasyon ka na hindi mo kayang desisyonan sa buhay mo, no? Hindi mo alam kung mag-start ka ng new beginning. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung mag-press start ka, ganyan. Parang nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. I don't know. Parang ganun ang nakita ko. Naguguluhan ka, hindi mo, kasi meron kang, maaaring, may iba dito may binilak, meron kayong binilak sa buhay ninyo, no? Nakita ko kasi na handun yung, hindi mo ma-face yung fears mo. Kasi may takot kang nararamdaman na mga magiging kalalabasan ng mga choice mo, no? Choices mo. Hindi mo alam kung magkocrossroad ka or hindi sa nakita ko do. Handun yung part na yun. Meron ka pang tinitimba o wini-wait option, ganyan. Takot ka. You need to face itong obstacle na to and face the difficult decision sa buhay mo. Alam ko na mahirap mag-desisyon. Use your mind and intellect. No, kung kailangan mag-crossroad, mag-crossroad ka. Kasi nakita ko you are here, no? Handun yung part talaga sa na nakikita ko sa iyo na naglalaban yung utak mo, no? Hindi mo alam kung ifa-follow mo yung nararamdaman mo. Napaka-patient mo dito sa sitwasyon na to. Kung ano yung meron sitwasyon ka ngayon dito na napaka-patient mo. Handun yung patient, handun yung pagtsatsaga, handun yung kailangan mong lakasan yung loob mo sa nakita ko dito. Kasi nakakulong ka sa sitwasyon na hindi ko nakikita na masaya ka. No? Nakita ko rin dito na may tinatawag ka na ni universe or ng taas na you need to follow your heart sa nakita ko ito. Kasi nahandito ka sa sitwasyon na natrap ka, na-stuck ka, naku-confuse ka, nagkakaroon ka ng negative thought, talagang you feel like a victim, ganyan. Napoprustrate ka, nagkakaroon ng mental mentality, ganyan. You feel na parang wala ng helplessness. I mean, you imagine helplessness, ganyan. Na-corner ka na rin siguro, ganyan. Pero, you want to follow your heart. Ah, nakita ko rin na you want to walk away or you walk away sa sitwasyon na hindi ka na talaga masaya. You need to follow your heart and walk away. Mag another path ka. Try another path. Why not, diba? Kasi, kung yun naman ay kakasaya mo, kung ano man yung, kailangan mo makawala kung nasaan ka kaya na natrap ka. Kasi naguguluhan ka, no? And then, nandun din na talaga, maaring may i-withdraw ka o may ililet ko ka. Or nasa isip mo lang ito, no? Iba ganun. May gusto kang i-let go, may i-withdraw. Handun yung part na gusto mo nang mag-retire pero babalik. Parang retire or babalik. Kaya pagbabalik.
ang nakita ko dito. God, oh my God. Napaka-emotional nito. Handun yung part na nagkaroon ng mga disappointment, na lack of emotional, nagkakaroon ng mga changing feeling aspects sa buhay mo. May tao na ayaw mo na rin magsayang ng oras at time, no? Nakikita ko dito. You want to abandoning something, nakita ko dito. Pero nahandun sa nakita ko, you are very hardworking person. Nahandun na maaring may gusto mo mag-walk away sa isang sitwasyon kasi alam mo na hindi maganda. Na ang alam, nakita ko parang may minamaster ka rin na something sa buhay mo. Maaring you are very hardworking sa nakita ko. May minamaster ka, may nililearn ka. Maaaring naglo-learn ka ng new skills o may dine-develop ka pa na gusto mong i-develop yung sarili mo bago ka makapag-move on. Natrap ka eh. As in, natrap ka dito sa sitwasyon na to. Sobra. At may nakita rin naman ako na tao, maybe a boss, ang dati mo karelasyon, tatay, nanay, a friend, man yan, na may tao ako nakakita, a toxic person, na makasarili, na ano, they holding you back to change to your best version, ganyan. May tao rin ako na nakita na nagigive effort itong sitwasyon na to. Nagigive effort itong si devil na ayaw kanya maging masaya, na huwag kang magbago, na huwag kang mag-book away o huwag kang umalis, ganyan. Na huwag mo sundin yung puso. Maaring ganun. Or maybe you are din sa iba sa inyo na sarili nyo din ang kalaban nyo eh, dito eh. Sarili nyo, maaring kalaban nyo rin yung sarili nyo. Nag-iisip din kayo na hindi ko kaya, ganyan. Natrap ka talaga sa sitwasyon na to kahit alam mo na ang dami mo ng pinapasa na responsibilidad, ang dami mo ng burden, ang dami mo ng stress, ang dami mo ng struggle, ganyan. Kasi yung hard work, ang dami mo pinasa na responsibilidad sa buhay mo. Andun yung natrap ka talaga. And then, may tao rin ako nakita na mahilig uminom ng alak, a bad toxic, ganyan, a gambler, mahilig sa sex, temptation, sinungaling, mahilig sa material, mahilig mag-control, may addiction, ganyan. Nakita ko, nandito ka tinaan, sobrang napifeeling burden ka, no? Handun yung part na you continue to working to achieve what you want. So, nakita ko dito, handun yung part na talagang ikaw rin yung tao na kung ano yun ang umpisa mo, kailangan tapusin mo. Yun ang nakita ko sa'yo. Let me see. Kala ko tapos na to. Parang nakita ko na tayo. Pero kala ko tapos na. Hindi pa pala. Stretch. Ano to? May nag-aaway-aaway? Na magkakapatid? Kampapilya? May nag-aaway-aaway na magkakapatid ba yan? Magkakapamilya, magkakamag-anak, magkakaibigan, ganyan. Hindi ko alam, basta there's a... O, mag-boyfriend kayo, mag-shota kayo, o ano man to sa buhay mo. Basta there's a conflict, may movement ako nakita. May mga tension, may nakipag-competition sa'yo eh. Sa iba, no? May battle, agreement, struggle, may sumusurrender na. May mga agreement, may mga disagreement, actually. May aggression, naiirita ka, naiirita ang lahat. May mga matataas ang ego, unruliness, ganyan. May mga nagdedepensahan, it comes sa territorial, there's an assertive. Nagkakaroon kasi ng lack of control and lack of cooperation dito. Maybe also, yung sarili mo, no? Nakita ko. Yan ang nakita ko, may nag-aaway sa ganyan. Strange. Ano po yung strength? Kailangan mo ng lakas sa loob, ano? Kailangan mo na pagtitiyaga. Can you show me? Strength. Ano pa natin natin? Okay, strength. Ano pa ang dapat natin kailangan? Okay, bumalik natin. Anak, Mimi Chiang, ang dami mo na anak ano ah, ang dami mo na gawang bahay ah. Strange question. Use your intuition, ano? Ito ko ito, you need to listen to your inner voice. Kasi yun ang magsasabi sa'yo ng strange.
ng tamang daan. May tao rin ako nakita, napaka-misteryoso. Okay, fine. May nakita ko na tao na makasarili. May tao na siloso, silosa, mainitan ng ulo. Hindi ko alam, baka galit lang siya. Ano. Tapos, hindi ko alam kung moody kasi. Nakita ko moody siya. Maaring may nabubuli ka. Ganyan, may taong bully. May tao na nagahari-harian, manipulative, sinungaling, a troublemaker, unfaithful. Hindi ko alam kung mayroon siyang kaibigan o wala, o maaaring may nakipagkaibigan sa kanya, pero sa kanya hindi niya kaibigan. Kasi very unfriendly, ganyan. Very malicious, masungit, magagalitin, insecure, low of confidence itong tao na to, sobra. Beautiful, as in. Andun din na talaga sa part na nakita ko na ang dami mo na rin sinuong na battle, no? Pero nakatayo ka pa rin sa, you keep fighting pa rin sa nakita ko sa'yo. Kailangan mo lakasan ang loob mo, no? Sa nakita ko dito. Kasi malapit na malapit ka na. Near ka na sa goal mo sa nakita ko dito. Pero, sino kaya to? Tingnan natin. Bakit hindi si Queen of Pants in reverse? Ikaw lang makakaalam kung sino to. Queen of Pants. Maybe this is a pass, ganyan. Kasi nahandun ka na sa part na, or maybe, nandito ka na sa part na stress. Kailangan mong lakasan ng loob mo sa lahat ng sitwasyon na meron ka to make a new beginning sa buhay mo. Magtiwala ka sa sarili mo. You need trust to universe and God at sa sarili mo din na kaya mo ang lahat. Live of faith, potential. Kailangan mo na magkaroon ng freedom. No? Pero nahandun sa part talaga na pinafight mo pa rin, nilumalaban ka pa rin dito sa sitwasyon na meron ka ngayon eh. Pinaglalaban mo pa rin eh. Nahandun ka pa rin kasi, no? Ayan na, ang dami naman. Ang dami naman po. Ay, galing oh. The Emperor and the Empress. Hello, nako Gemini. May katangahan lang si ate, ano, pero itutuloy natin kasi yung video ko, ito, it's continuation. Yung video ko sa iba pala nakatapat. Actually, hindi siya nakatapat ito. Daldal ako ng daldal. Pero hindi pala siya dito nakatapat. Pero ayoko kasing mabuwag na rin itong reading natin. Kaya ang gagawin ko, itutuloy-tuloy ko na lang, no? Ilalagay ko na lang yung mga pictures, kumbaga. Habang nagsasalita ko, yung mga pictures, mag-ano-ano dyan. Ang dami ko nang dinaldal, tapos yun pala. Oh my goodness, yes. And then, yan, nakita ko rin talaga dito na we have the Emperor and the Empress, na may tao dito kayo na may tao na dalawa na soul connection, ganyan. May partnership ako nakita. Handun na rin talaga sa part na kailangan mong lakasan yung loob mo, magkaroon ka ng rules. Kailangan mo magkaroon ng rules, magkaroon na ng mga magkaroon ng mga clarity na kung kailangan mo talagang ng new project o new idea. Ang nakita ko, kailangan mong mag-take it action sa nakita ko dito. And make a new beginning. Kailangan mo ng renewal, ano? And kailangan mo na rin ng happiness sa buhay mo sa nakita ko. And kung nakita ko naman na magkakaroon ng nurturing o magkakaroon ng pag-usbong o pag-sibol, ganyan. Nagkakaroon mga developing ang nakikita ko, no? If ever na makakalabas ka kung nasaan kang sitwasyon. Siguro yung dumapo yung anak ko dyan sa camera, na ano niya yung camera. Na switch niya. Five of Pants special. Five of Pants. Ang nakita ko rin dito is you need to jump to your fashion, ano, and focus. Alam ko naman na there's a nurturing, ano,
ang nakikita ko rin na may mga exciting na mangyayari pag nag-jump ka sa iyong fashion sa nakita ko dito. Napaka-very playful mo, no? And need mo rin din ng creativity sa nakita ko dito. Yung iba dito, meron pa kayong sitwasyon na hindi pa unfinished business. You need to finish, no? Sa nakita ko, para magkaroon ng mga achievement, fulfillment, no? Para magkaroon ng mga maturity sa nakita ko. Baka iba sa inyo is may trouble. Baby! Page of Wands. Hindi ka makapag-desisyon, na. Page of Wands, vision. Ay, naku, nag-reverse pa. Okay, the world. Show me. May travel soon. May ano kayo, lakot kayo. Uwi ba kayo ng Pinas? Or dyan-dyan? King of Wands. And Six of Pentacles. Diba dito, napakabait nyo, no? Ang bait nyo tao, hindi kayong tumulong. You are generous person. Generosity, maaari ito iba may charity, no? Handun yung handun when it comes sa relasyon, family man yan, boyfriend, girlfriend man yan, kasama sa trabaho o friend man yan, handun yung part na you are give, no? Hinatry to, aray anak, bakit niya nakagat mo si mami? Hinatry yung to make it balance itong sitwasyon na meron ka. And then nakita ko rin na handun yung part na hindi ka pa talaga makapag-jump sa passion mo. Nakita ko dito. Kailangan mo maging malakas. This is the time to step up. Jump to your passion ang nakikita ko dito. Kailangan mo ng ibang direction. No? Binibigyan ka na rin din naman ng chance ni universe dito na kailangan na ng mga pagising sa nakita ko dito. Kumbaga, yung taas na rin ang tumatawag sa iyo na kailangan mo ng mag-another jump. Mag-another destination sa nakita ko. Kasi nandiyan yung sa part na naglalaban pa yung utak mo, isip mo. No? Anak, hindi po yan. Busy si mami na. Eight of Swords. Kasi natrap ka pa dito sa sitwasyon mo eh. Eight of Swords. Hala. Nag-anuhan na pala to. Siya lang ba? Eight of Swords. Stress ka. Eight of Swords. Diba dito hindi nakakatulog? Nagwo-worry kayo. Nagtitiis kayo kung ano yung meron kayo sa ngayon? Nine of Pentacles. Nagtitiisan nyo kung nasaan kayo ngayon? Kailangan mo daw i-end to. Bakit po? Bakit po? Ano? Eight of Swords. Ano kayo? Dot na lang. Dot. May mga changes ako nakita na kailangan mo nang tapusin. May kailangan ka nang tapusin para makaalis ka na dito sa sitwasyon mo. Kasi parang nakita ko nagtitiis ka na lang. Kaya ka nahihirapan. Parang tinatry mo pa rin na balansihin yung meron ka ngayon sa nakita ko dito. Nagtitiis ka. Pinagtitiisan mo. Kasi gusto mo lang ng kalmado, kanyan. We are very patient dito sa sitwasyon na to. Bakit po ito? Kailangan mo na ng new horizon. Naghahanap ka rin talaga ng new direction sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Eight of Swords. The chart. Hindi ka makapag-move on, ano? Hindi ka pa makapag-move on. As in, no? Nahihirapan kang mag-move on. Hindi mo alam yung direction mo. Lack of direction ka.
nagkakaroon ng mga conflicts na nakita ko sa iba, ito nagkakaroon ng conflict, may tao ko nakita na may puot, galit, may tao na hindi ko alam kung tamad, tinatamad, hindi yung struggle, parang ano ba tayo ito, parang hindi lang nagtitiis ka kung nasaan ka, parang nakikibaka ka lang, ganyan, nandiyan ka lang, parang walang movement ako nakita sa iba, walang interest, there's unmotivated ako nakikita. Siguro walang interest sa pagbabago, walang interest sa mga gustong gawin, uncontrol, hindi yung stagnated, yan, parang nag-stop eh, no? Or maaring mayroon pang iba sa inyo, may mga pinifix pa kayo na something, kaya kayo naghihintay at tinatry nyo i-balansin itong sitwasyon na meron ka ngayon. Hindi ko alam kung may may lumalabo yung mata, may mga confine, or mapaparalyze. I don't know. Parang yun na nakita ko. May masakit din ang likod sa inyo. Nine of Cups po siya. I-resonate nyo. Marami kayong energy sa mundo ito, ha? Nine of Cups po siya. Thank you po. Nakita ko dito na you want to follow your heart, no? Yung gusto mong gawin. Pero nandun sa nag-jungling ka, hindi mo alam, you're finding balance. Nandun yung ups and downs, back and forth, ang nararamdaman mo, hindi mo alam. May ini-evaluate ka, ganyan. May kailangan ka pang i-adapt. May mga choices kasi ako nakikita. Parang nandun ka sa part na kung saan ka lang dalhin ng flow ng emotion mo, dun ka. Yun ang nakita ko sa'yo. May Ace of Swords tayo, oh. Ando naman sa part na nakita ko na may idea ka. Na may you have an idea, gusto mo, kung ano daw yung idea, maaring a new project, gusto magkaroon ng new project, new job, new work, new love, new destination. You need to for sure itong sitwasyon na to sa nakita ko dito, sinasabi ni Universe. You need to for sure, this na excited to for sure this new idea kasi magkakaroon ng victory and success sa buhay mo. If you move, no? If you na mag, kung ikaw is titingin sa the future at mag-another path ka, yes, there's a victory and success ako nakita sa'yo, a beginning of your journey, energy, you need to concentrate dito sa sitwasyon na to. Maaring iba dito, sariling own business or own creation or own thinking, original thinking or own opportunity man to, kung ano man to, basta be concentrate and this is a breakthrough sa'yo, no, sa nakita ko, magkakaroon ng mga mental clarity. Ipapaalala ko sa'yo, if you take or mag-move ka sa anadi, sa ibang path, okay? Ace of Cups po siya. Victory and success ang naghihintay sa Ace of Cups po siya. Maligtad pa. Okay, thank you po. Nandun talaga yung andami mong nagkakaroon ka ng self-doubt kasi may mga option ka actually. Takot ka sa mga pagbabago sa nakita ko dito. Hindi mo talaga kayang i-follow yung nararamdam mo kasi natatakot ka. Indecision ka, nako-confuse ka, takot ka sa changes. Nagkakaroon ng mga delay, nagkakaroon ng mga cancel yan. Indecisiveness ka kasi fear ka sa the unknown, kung ano yung mangyayari. Yan, natatakot ka. Nagkakaroon ka ng staying put, nabibiing held back ka, na ganyan ang nakikita ko sa'yo. As in, nalilito ka talaga, no? Aero cosplay. Iba dito, maaaring nag-walk away na o nag-another path na. Aero cosplay. Iba may travel. Ay! Ano daw? Puro reverse to. Pero pera, 10 of pentacles sa reverse. Tsaka 7 of pentacles. 7 of pentacles?
Iba walang plano eh. Walang plano mag-another path. As in. Walang plano mag-another path. Hindi ko alam. May taong impatient. Taong naiinip. Na tao na may katamaran o ayaw, walang movement, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng stagnation o stuck ka talaga sa sitwasyon mo. Nagpo-prostrate ka kasi lack of reflection, in conflict, poor management, there's a delay talaga ako nakita. Para nag-set back ka muna, ano? Nakita ko ganun. Handun din sa magkakaroon ng mga unexpected changes na nakita ko when it comes to your family, when it comes sa yung kung ano mang meron ka ngayong sitwasyon, unexpected changes may mga mangyari. May mga nakikita ko na hindi nakakasundo-sundo. I don't know if the family, sa trabaho man yan, sa kumpanya man yan, sa kaibigan man yan. I don't know. Ganun nakita ko. Basta may hindi nakakasundo-sundo. Maring may nakakaroon ng mga may mga household conflict ako nakita sa iba o sa katrabaho, sa kasamahan. May mga financial dispute. Ganyan. Problema sa pera? May pinag-aawayan ba when it comes sa pera? O hindi mapagkasunduan? May mga naghihigpit eh. May mga family feud. May mga nag-aaway-aaway ang pamilya sa iba? O kumpanya to? Kaibigan ganyan. Nag-aaway-aaway. Kailangan mo dito ng clear path, ano? Kailangan ng movement. Kailangan mo ng positive destination. You need to continue sa direction to find your goal. Bakit po 7 of Pentacles in reverse to? Ito. May nakita ko na hindi ko alam kung apart na ba family, malapit sa puso mo, ganyan. Kailangan ko ito nakikita eh. Mako-confine? Malapit sa puso, ganyan. Nakikita ko rin na talagang stuck ka sa sitwasyon mo. Hindi ka talaga makapag another path. Hindi ka talaga, wala, blanco ka. Blanco eh. Yan, or vice versa to ha. Doon yung part na pinapakita mo na masaya ka, okay ka, maganda. O ganun, panlabas, nakita nila ang okay ka, stable ka, wala kang problema ganyan. Pero inside, in the root, hindi. No, nakita ko sa'yo. Handun naman sa part na itong sitwasyon na to, handun yung ginawa mo yung lahat. Ginawa mo lahat, effort, concern, pagmamahal. As in lahat, ginawa mo ang lahat dito sa sitwasyon na to. Pero nahandun na nakatrap ka. Bakit po the magician? May lungkot ako nakikita sa'yo. Kailangan mo ng new beginning dito sa nakita ko, no? Kailangan mo ng new beginning. The magician. Kailangan mo rin mag-take it action. Be creative, no? Sa nakita ko dito. Kung mag-another path ka, kailangan mo, ano, kaya mo. Kasi you are the magician. Kaya mo makamove on. Pero hindi pa rin sa nag-iisip ka na tama ba yung path na tatahakin ko. May lungkot every night, nag-iisip ka, tama ba yung nasaan ako ngayon? Tama ba mag-another path ako? Saan akong path pupunta? Ganon. Nag-iisip ka every night. May nakita rin ako na tao na nagsisinungaling, may hidden at may secret. No? Very emotional ang nakita ko rin sa iba. 8 points. Nandito yung angels mo, siya si devil, oh, naglalaban. Pinaglalabanan niya yung intuition mo. Kaso parang hindi ka nakikinig sa angels mo. Natatalo ka ni devil. Kasi hindi ka pa makapag-another path. Kasi sinasabi ng angels mo na you need to make a new beginning. This is a time na mag-transform.
transformation, make a new beginning, life changing, at saka be aware, no, sa nakita ko dito sa mga taong may toxic, no. Ano kasi na nakapokus ka kasi sa mga mawawala o nawala sa buhay mo, no? Nagkakaroon ka ng regret, neglect, sad, loneliness, na you feel failure to something, no? May mga pagsisisihan, may mga mawawala. Ang nakita ko, hindi talaga nasasaktan ka sa mga sitwasyon. May mga mangyayari na separation. May unexpected na masasaktan ka. Magkakaroon ng mga disappointment. Maaring sa iba, hiwalayan, magkakaroon ng depression, hindi mapagkakasunduan, may iyak, may conflict, may aalisin, trauma, sadness, emotional pain, heartache, ganyan. So, magkakaroon talaga ng mga problema, no? Sa devil. Kasi nandiyan yung lungkot, no? Nandiyan yung lungkot. May mga sitwasyon ka na inasam mo. O naakala mo mapufulfill mo itong sitwasyon na to, pero hindi eh, parang nagkaroon ng mga sadness, nagkaroon ng mga pagsisisi, na-feel ka sa dito sa sitwasyon na to, no? Kasi maaring a devil is also a you, o kaya your boss mo, o yung boyfriend mo, o father mo, o family mo, ganyan. May toxic person dito na hinold ka talaga niya para hindi ka maging masaya, para wala ka rin ma-fulfill. Kasi nakita ko ang dami mong dreams sa buhay mo na gusto mong makamit, no? Pero handun sa part na hindi, parang may hindi ka nakamit na gusto mong mangyari sa buhay mo, no? Nakita ko rin na kailangan mo rin mag-awakening, self-evaluation, you need to learn from the past, no? Kailangan mo rin ng new beginning, mag-focus ka na sa work mo, ganyan, sa stability mo. You need to practice and master, or kailangan mo mag-develop ng skills o develop yung sarili mo. You need na mag-start sa nakita ko ito. Kasi andun na parang ina-accept mo lang yung mga responsibilities, yung mga stress, struggle na nasasaktan ka. Parang tuloy-tuloy ka lang doon na tinatanggap mo lang to, no? Ano po ang 3 upset? Yung mga problema ang darating sa iyo na ma-hurt ka, so hindi to inaasahan. Para yung iba dito, magkakaroon ng problema with comes sa pera. Magkakaroon ng problema nang dahil sa worth, ganyan ang nakita ko, kaya kayo nasasaktan. Iba dito mag-aaral, no? May pag-aaralan. Kailangan mo maging matalino sa lahat ng bagay. Bakit 3 opsyon? Doon sa part na talaga, iba dito may kinat na sa buhay nila, no? Dahil nasaktan sila o may ikakat kayo sa buhay nyo. Doon sa lahat, you need to be na alamin ang the fact, no, ng lahat ng mangyaring sitwasyon na meron ka. Alamin mo yung the fact bago ka mag-desisyon, mag-ticket action sa nakita ko dito. Nakita ko rin yung Arab breadwinner sa family mo na nakita ko dito. You are very loyal, matalino ka tao. You give support and advice sa mga tao na nangangailangan. Yeah, you are not biased, you're honest, and magaling ka sa, when it comes sa communication, ang galing mo makipag-communicate. May dalawang offer na to ni Universe. Kung kailangan mo ng job, may papasok na pera sa iba. Kung kailangan mo ng job, you need to make a new beginning. May new job ang na i-offer daw sa iyo, ganyan. Matagal mo lang minamanas sa abundance and prosperity, it is a manifestation, kumaga. A practical, a new job, a new opportunities na nakikita ko sa'yo. Kailangan mo na mag-new beginning talaga sa sitwasyon mo na meron ka ngayon. No? Arigato namaste, God bless.